sa video ko po ngayong araw ay pag-uusapan po natin kung magkano po ba ang sahod ko dito sa Taiwan. Magkano nga ba ang sahod ng isang caretaker dito sa Taiwan? So, sa mga gustong malaman, please keep on watching! Hello mga kamangyan! Welcome back to our YouTube channel! It's me, Diane! Ayan, so na-miss ko kayo guys. Ayan, kamusta na po kayong lahat? Ayan, medyo hindi po ako naging active sa YT ng mga nakalipas na ano. Siguro mga isang buwan, nag-upload lang po ako ng video pero hindi po talaga ako active kasi syempre, pagka malapit na po kasi yung Chinese New Year, kailangan natin kuskusin yung buong bahay mga kamangyan. Kaya naging busy po tayo sa ating trabaho. Ayan, so my video for today guys ay pag-uusapan po natin kung magkano nga ba ang sahod naming mga caretaker dito sa Taiwan. Ayan, so sa mga gustong malaman kung magkano yung sahod naming mga caretaker dito sa Taiwan, please keep on watching! So magkano nga po ba ang sahod ng isang caretaker dito sa Taiwan? Ayan, ang sahod namin mga kamangyan ay charan! Ayan, 17,000 NT dollar. So magkano nga ba yung 17,000 NT dollar sa ating Philippine money? Ayan, ang 17,000 NT dollar po sa ating Philippine money pag 1.70 po ang palitan mga kamangyan, ayan po ay pumapatak ng 28,800. Ayan, pero pag medyo mataas yung palitan katulad ngayon, ang palitan po ngayon ay 1.72. Ayan po ay papatak ng 29,240. So ayan, 29,240 po ang sahod naming mga caretaker dito sa Taiwan. So pero hindi lang po yun mga kamangyan, dahil dito po sa Taiwan, ang day off po namin ay may bayad. At ang kagandahan po dito, ang day off namin dito, ang day off na binabayaran sa amin dito ay tuwing pong araw ng Linggo. So, pag sa isang buwan po, ang amin pong ang Linggo ay apat, ang matatanggap po naming bayad ay 18,958. So, papatak po yun sa ating Philippine money. Pag ang palitan po ay 1.72, papatak po yun sa ating Philippine money ng 32,607. Ayan. Pero, pag lima, ito yung pinakagusto naming lahat. Ayan, aminin natin, ito po yung talaga yung pinakagusto naming lahat. Ang pinakagusto naming lahat, pag lima ang Sunday. Kasi pag lima ang Sunday, ang aming matatanggap na sahod ay 19,525. At papatak po yun ng 33,583. Ayan, yan yung mga gusto, yan talaga yung pinakaabangan ko lagi. Ayan, yan talaga yung pinakaabangan ko lagi mga kamangyan, ang limang linggo ng buwan. Pag kasi pag limang linggo, more money, more sahod. Ayan, more day off, more sahod. Ayan, so ayun na nga po ang aming sahod. Kasama yung aming mga day off na may bayad, ay lampas po siya ng 33,000 plus po yung inaabot. Pero mga kamangyan, hindi rin po 'yon mapupunta sa aming lahat yung 33,800, dahil dito po sa Taiwan, kami pong mga caretaker, hindi lang po kami mga caretaker, kahit yung mga caregiver, lahat po na nagtatrabaho dito sa Taiwan, meron po kaming broker's fee. So magkano nga ba yung aming broker's fee? Ayan, so nung mga unang taon po mga kamangyan, pag bago ka lang dito sa Taiwan, unang taon, isang buong taon na pagdating mo po dito sa Taiwan, kami po ay magbabayad sa aming broker ng 1,800 NT dollar. So isang buong taon yun, unang buong taon babayaran mo yung broker mo every month na 1,800 NT dollar. So
at pag 2 years na ang babayaran ko ay 1.7. At pag last year na, katulad ngayon, last year ko na, yung binabayaran ko sa aking broker monthly ay 1,500 NT dollar. At continuously na po yun pag ikaw po ay nag-renew, ng kontrata, same amo, 1.5 na po dire-diretso yung babayaran mo po sa broker. So, ang kagandahan lang ito mga kamangyan, yung aking amo kahit sa isang buwan pag ang sahod ko ay 18,000 plus, kinaltas na niya yung broker fee, kinaltas na niya yung medical fee, yung medical fee ko monthly, ayan, bibigay niya sa akin ay 17,000 NT dollar na buo. Tapos pag yung sahod ko ay 19,000 plus, kakaltasin din ni sir yung aking broker fee at saka yung medical P, ayan, ibibigay niya sa akin is 18,000 na buo. So, ayan, kaya mabait si Sir, kaya hindi niya talaga kinukuha lahat. Hindi niya talaga kinakaltas yung buong araw ng day off ko. Kasi buo, hindi niya na kinukuha sa akin yung sukle. Dati nung una, binigay ko sa kanya yung sukle, sabi niya, keep the change daw, o, diba? Mabait, mabait, mabait din yung aking amo. Yung aking amo, hindi lang talaga siya galante pero hindi naman sobrang kuripot, ayun. So ayan na nga mga kamangyan, ang pumapatak na sahod naming mga caretaker dito sa Taiwan, nakaltas na po yung lahat, nakaltas na yung broker fee at saka ang medical fee, ayan, pumapatak po siya ng 30,000 plus bo, sa amin na po yung 30,000 plus, dahil parang ang binayad namin doon sa aming broker at sa medical fee, ang binayad po namin doon ay nanggaling sa aming mga day off na hindi namin ginamit. So, ayan lang po. Ayan na nga po yun kung magkano yung sahod naming mga caretaker dito sa Taiwan. At saka doon po pala sa nagtatanong po kung mayroon po bang height limit dito sa Taiwan. Parang 4'11 po ata. Ayan, 4'11 pataas. Ayan, 4'11 po baba, hindi na pwede. Mapandak na yun. Kasi dito sa Taiwan, ang kailangan po talaga dito ay matangkad, dahil matangkad po kasi yung mga Taiwanese. Kaya yung hinahanap nila is, yung matatangkad. Ayan. Pero kahit pandak naman ako, nakapasa naman ako. At saka sa mga nagtatanong kung meron bang may nagtanong din, meron bang a weight limit? Parang wala namang weight limit kasi may mga nakikita naman doon sa agency, parang wala akong naalala na weight limit dahil marami naman ditong matataba, lalo na yung mga Indonesian. Ayan, parang wala namang weight limit, hindi ko natatanong. So ayan na nga mga kamangyan, yan po ang video ko para sa araw na ito. Ayan, i-share ko po sa inyo kung magkano ang sahod namin mga caretaker dito sa Taiwan. Ayan, kaya sa mga nais pong mag-apply at magtrabaho dito sa Taiwan, ayan, go lang po kayo at saka go lang po kayo ang mga kamangyan. Ayan, hindi po nakakatakot magtrabaho dito sa Taiwan, pero syempre kailangan po nating maging matyaga at alam nyo na, at ang alam nyo na ang ating magiging trabaho dito ay tagapag-alaga ng matanda. Kaya danyo na po ang inyong mga tenga, ihanda nyo ang inyong mga earphone, yung kahit yung mga earphone lang na maliliit, ayan, para hindi makita, tabunan nyo lang po ng inyong buhok para hindi niyo masyadong marinig pag sinigawan kayo. Ayan. Kaya yan po kasi yung ginagawa ko. So ayan na nga kamangyan. Ayan po ang video ko para sa araw na ito. Naway nakatulong po ako sa mga nagtatanong dyan. Naway nasagot ko po ang inyong mga tanong. At saka kung meron po kayong mga tanong, please mag-iwan lang po kayo ng comment sa baba ng video na ito. Ayan. At kung bago ka lang sa channel ko, ayan, mag-subscribe ka na mga kamangyan. Ayan, libre lang naman po ang subscribe. At saka pakipindot na rin po ang notification bell para maging updated po kayo sa susunod nating mga video. So, yan lang po ang video ko para sa araw na ito. See you again on my next video. Thank you po sa patuloy ninyong pag-suporta po sa akin kahit hindi po ako masyadong active dito sa YT. Ayan, thank you so much mga kamangyan. Ayan, God bless to all. Bye-bye!